Hello guys! Welcome ulit dito sa aming YouTube channel. Sa episode na to, gusto kong ibahagi ang tinatawag na Mandanas Garcia Doctrine. Gagawin kong Tagalog ang aking sharing para maintindihan to ng ating mga kababayan sapagkat napaka-importante na hanggang sa level ng mga nasa barangay, mga mamamayan natin, mga kababayan natin, mas maintindihan nila ang kanilang mga karapatan, lalong-lalo na ngayong 2022 kung saan i-implement na ng DILG or Department of Interior Local Government ang ruling na napanalunan ni Governor Dodo Mandanas noong nakita niya noong 2003 na isa siyang congressman na ayon sa Article 10 Section 6 ng 1987 Constitution automatically dapat magkakaroon ng just share from the National Revenue Internal Revenue Allotment ang lahat ng mga members ng local government unit na nagko-compose dito ang mga lalawigan, mga lungsod, bayan at mga barangay. Ayon sa 1987 Constitution, Section 6, Article 10, automatic, hindi na po dadaan sa Kongreso, dapat magkaroon ng share ang mga LGUs sa tinatawag na IRA or Internal Revenue Allotment. Ito yung mga nakokolektang mga taxes ng national government. Kasama na dito yung sa customs, yung mga excise tax, documentary stamp tax, kung ano-ano pa mga taxes tulad ng estate tax, donors tax, income tax, at lahat-lahat. Pero ang ibinibigay lamang ng national government ayon sa tatlong mga presidente na nagdaan, umpisa kay President Gloria Macapagal Arroyo, President Noynoy hanggang kay President Duterte, ay hindi kabuuang 40%. Ang nakatanggap lamang ng mga local government units ay 30% out of the 40%. Ang 25% of the 40% ay wini-withhold or kinikip ng national government dahil para sa kanila mas marami daw yung mga pupwedeng maging tulong yun para sa pangkalahatan ng mga mamamayang Pilipino. Noong 2004, napanalunan ng Governor Dodo Mandanas sa Supreme Court ang kanyang isinumite na kaso laban sa national government at inuutusan ng Supreme Court na dapat maibigay ang buong 40% na share ng mga local government units doon sa mga constituents nila. Saan mapupunta itong mga 40% na to from the taxes of the national government? Sa pagpapagamot ng mga may sakit, sa edukasyon, sa pagkain, sa mga pagpapalibing ng mga may hirap na mga namatayan, at kung ano-ano pang mga social amelioration expenses ng local government units. Nung tinanong ni Governor Mandanas ang late President Noynoy Aquino, may dalawa siyang rason kung bakit hindi na pinahintulutan na maibaba yung buong 40% ng Mandanas ruling na to. Sapagkat ang sabi niya, una daw, nakasanayan na yon ng mga naunang mga presidente mula noong 1992 onwards hanggang 2012 dapat, kung saan inutos ng Supreme Court na lahat-lahat, almost 400 plus billions ang dapat matanggap ng mga LGUs. At ang pangalawang rason niya, mas marami daw yung mga corrupt doon sa local governments, mga barangay, lungsod, lalawigan, nayon, bayan, kesa sa mga officials sa national government. Pero hindi yung totoo sapagkat ayon kay mismo kay Governor Mandanas, kung makikita natin, mas marami yung mga corrupt na officials sa national government. Maraming usually sa mga offices ng customs, ng BIR, ng DPWH at kung ano-ano pang mga sinabi niya. So, sa panahon naman ni President Duterte, napaka ganda ng or landmark case na matatawag itong 2018 ruling sapagkat pumayag itong ating presidente na starting 2022, buong 40% na ang maibababa from the national government's
internal revenue allotment doon sa mga barangays, cities, municipalities, and mga provinces. At kung ipupunta natin sa mga figures, kung ang dati 10 billion lang ang natatanggap ng isang province, with the ruling of this Mandanas Doctrine, magiging 23 billion yun. So, ngayon na alam na natin ang ating mga karapatan dahil sa Mandanas ruling na to, we can demand from our captains, from our barangay officials, city mayors, congressmen, governors, at lahat ng mga LGUs officials, ang mga nararapat dahil sa para sa atin dahil sa Mandanas ruling na to. On the other side of which, ito naman si Mr. Garcia, ang kanyang essence or ang pinaka pinupunto ng kanyang doctrine naman ay magkakaroon din ng malaking share starting 2022 ang LGUs galing sa mga custom taxes tulad ng excise tax, value-added tax at kung ano na pa mga taxes na kinukuha sa mga pantalan at mga paparating na mga import and export businesses transactions ng country natin. So, dapat natin igiit ang ating mga karapatan bilang mamamayang Pilipino at nakakatuwa na ngayong 2022, mas marami na ang makaka-avail or matutulungan ng mga mamamayang Pilipino dahil sa Mandanas ruling or doctrine na to. So hanggang dito na lang and magandang hapon. Have a nice day.